mga loves! Welcome back to my channel! And bago po ako magsimula, gusto ko kayong batiin ng Happy Happy New Year! Okay, congrats sa mga nakasurvive ng 2020. Kasama na ako doon. And hopefully this year, mas maganda naman yung taon natin lahat. Siguro naman hindi lang ako nagwi-wish nun, okay? So, gusto kong i-discuss sa inyo to. Itong hawak ko ngayon, ayan. Ito yung nakalagay dyan, castor oil ng Lux Organics. And alam naman natin yung castor oil ay pampakapal ng hair, pampatibay, pati ng kuko, and nakakatulong din siya sa skin mo. So, pwede mo itong gamitin sa buhok, syempre, lalong-lalo na dun sa mga may problema sa eyebrows and sa pilik mata. And ginamit ko siya ng isang buwan. Pero, yung bottle na to napansin ko, marami pa rin laman. 200 plus lang to, parang 219 ba, ganun. Basta 200 plus lang. And then, 120 ml. Pero dito, ang dami pa rin laman. Basta nakikita ko, ayun, may laman pa eh. Mga 1/8 pa to. Ayan. And nandito naman yung instruction. Mabilis namang mabasa. Napaka ano niya, self-explanatory. Hindi ka mahihirapan. Kapag binili mo to, nandito na lahat. So, madali mo siyang masusundan. Ayan. And ito yung kanyang box. Ang ganda ng box. Ayan. Una ko napansin, syempre, ang ganda ng packaging. Palagi naman magaganda ang packaging ng Lux Organics. Pangalawa, ang isang nagustuhan ko pa dito ay I think matibay yung kanyang bottle. Ayan o. Ilang beses na itong ano, tawag dito na bunggo pero hindi nagka-crack. Salamat naman. Marami namang laman, sulit. Siguro yun yung gagawin kong pangatlo na nagustuhan ko dito. Pang-apat, for me, effective siya sa skin and sa kuko. Although hindi masyadong tumigas yung kuko ko, hindi na siya ganun ka-brittle. Yung dati talagang biglang napuputol agad. And then yung skin ko ngayon, halimbawa ito ngayon, ginamit ko to, wala akong lotion, ito lang oil na to. Gustong gusto ko siya, lalo na pag bagong shower ka, ilalagay mo agad sa skin mo, ayan, bago ka mag-towel, yan. So, yung mga nagtatanong or curious sa eyebrows and sa eyelashes, to be honest with you, kasi 1 month ko pa lang siyang nagagamit, wala akong masyadong nakitang effect, kaya nga naka-eyebrows pa rin ako ngayon eh. So, hindi siya ganun ka-effective sa akin, siguro ano, kulang yung 1 month para sa eyebrows. Kasi talagang hindi ganun ka-thick yung eyebrows ko and kalat pa. Pero hindi naman siya yung kalbo. Pero hindi talaga ako satisfied sa kilay ko. And yung pilik mata, hindi rin siya ganun kumapal. Although, may buhok naman ako sa pilik mata. Pero, hoping ako na sana yung lumago siya. Kasi nung bata ako, ang lago ng pilik mata ko, kaka-makeup o yung, ang tawag dito, yung curler, tapos yung extension, na ano siya, parang nakalbo, ganyan. Parang sumasama pag nagpa-extension ka ng ano, pilik mata. So, to be honest with you, yung sa eyebrows at saka eyelashes, hindi ako masyadong satisfied. So, I think, nag-iisip ako, bibili uli ako and gagamitin ko pa rin siya. Lali uli ako. I think, bibili uli ako at gagamitin ko siya. Lalo na sa eyebrows and sa eyelashes. And then, magkakaroon na lang uli ng update. Pero, after few months pa, hindi pa ngayon, papatagalin ko ano ng medyo matagal kumpara sa 1 month, siguro mga another ano 2 months or 3 months ganun bago ako magbigay ng update kasi gusto ko talagang makita kung effective to. And kung by that time hindi pa rin, kahit yung pala magkakalahatian na yung taon, edi gagamit tayo ng iba, wala naman problema. Pero sa skin and sa ano, sa kuko, medyo talagang proven na siya, nagustuhan ko. Sana lang tumigas pa yung kuko ko kasi yun yung isa sa kinakainis ko sa sarili ko, guys. Ewan ko kung kayo ba, may ganun din kayong problema. Yung kuko nyo, mabilis maputol, yung ganun. Kaya hindi ako nakakapagpahaba ng kuko masyado. Hindi ganun kahaba. So, yan ang aking masasabi sa paggamit ko ng product na ito within a month. And yeah, satisfied naman. Yun lang talagang sa eyebrows and eyelashes. So, kung i-rate ko to, I think I will give this, ano naman, 3 stars, ganun lang. So, yun lang guys, hindi ko na patatagalin. Ayan na, ang ganda. Maganda ang packaging niya. Tapos wala din siyang masamang amoy. Yung amoy oil, pero paano ko ba i-describe to? Amoy! Kasi hindi yung first time nakaamoy ako ng castor oil. Pare-pareho naman yung amoy ng castor oil para sa akin. Ayan o, tapos nakalagay sa likod dito, ayan o, 100% pure, 100% natural, no additives, no, ano, wala siyang chemical. Chemical free siya eh, nakalagay dito. And, wow! Tagal maubos. Hanggang ngayon, ginamit ko to buong katawan ha. Yung papatak mo, tapos ilalagay ko dito, ginagawa ko moisturizer. Hindi pa rin nauubos, oh. Buong katawan, kasama likod. Legs, pati paa, totoo. And then, minsan, pag feeling ko dry na yung hands ko, kakalaba or kakahugas ng pinggan, tapos kakahugas ng kamay, kasi alam nyo naman ngayon, naging mahilig ang mga tao, kasi talaga ang totoo niyan, mandatory. Kaya, nasanay na rin akong kadang anong hahawakan o lalabas, hugas agad ng kamay. So, nakaka-dry. Ginagawa ko, pinapatak ko to, lalo na yung
malapit na ako matulog, pinapat ako dito. So, nakakatulong siya sa akin. Yan. So, yun lang guys. Okay? Okay na. Maraming salamat. Happy New Year po ulit. And I'll just see you on my next video. Just Mabalos. Ingat po tayong lahat. Bye-bye!